Hi guys! A day in my life as a part-time content creator na wala pang sahod at hindi naman sikat sa social media. Ngayong araw po, may lakad tayo. Hindi lang siya basta lakad kasi super importante ang lalakarin natin. 2 years in the making ito. Tapos ngayon ko lang talaga nakapag-desisyonan na kunin na. Ito na talaga yung pinapangarap namin at ng pamilya ko. Kanya-kanya lang talaga timing sa buhay. Super excited na ako. Sana maging happy at proud din kayo. Yes po, nandito po tayo ngayon sa Pag-ibig Office. Marahil iba sa inyo ngayon nagtataka kung ano yung 2 years in the making na kukunin ko na. Just watch the video until the end kung gusto mong malaman. Pumila muna ako. Nakakahiya naman kung hindi tayo susunod sa pila. Baka ma-call out pa tayo. Grabe yung experience ko dito. Inagahan ko na nga kasi expected talaga na kapag ganitong transaction, you have to wait talaga ng bongga. I arrive at the office around 7:50 a.m. Tapos madami na yung nakapila sa labas ng Pag-ibig Office. Kunting kaalaman muna tayo. If hindi mo pa alam kung saan ang office ng Pag-ibig dito sa Cebu, nasa Ayala Center Cebu lang po siya. Front lang po siya ng BDO. Along the highway lang din. Huwag kang mag-alala. Mahanap mo rin itong Pag-ibig. Hindi kagaya ng Pag-ibig mo sa kanya, hindi mo na mahanap. Char! Tips ko lang sa inyo, kung pupunta kayo any of the government offices like this, super agahan nyo mga 5 a.m. Char! Pero totoo yan kasi may nakausap ako kanina na kanina pa siya ng madaling araw. Tapos may mga nakapila na naghihintay. Grabe talaga kapag government expect yung delayed. Sana magbago na yung sistemang ito. Just saying lang, pero if may matamaan, sana huwag kayong magalit. Kasi ako, 4 hours akong naghintay bago ako makapasok sa office at bago ko nagawa yung transaction ko. Pero madali naman yung process kapag nasa loob ka na kasi maraming yung mag-i-entertain sa'yo and all credits naman doon. Syempre, hindi naman always negative. Mayroon din naman magandang nagagawa yung mga nasa government kagaya nito. So ayun na nga, habang inihintay tawagin yung number ko, kukwento ko na sa inyo kung ano yung 2 years in the making na sinasabi ko kanina. Kukuha na po tayo ng bahay sa Pag-ibig. Grabe, I am super excited kasi dream ko talaga ito na makakuha ng sariling bahay. This is a long-term investment. Hindi masasayang yung effort mo kasi sa Pag-ibig, insured ka. Char! Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa edad kong ito. Magkakaroon na ako ng sariling bahay at lupa. Kung nagtatanong kayo kung ano yung ginawa ko, pwede kayong pumunta sa near office ng Pag-ibig and you can just ask your proposal. Depende yan kasi sa budget nyo at sa kaya nyo. At walang urungan kapag makapagsimula na kayo kasi sayang din naman yung pera mo. This is actually good investment kaysa naman masasayang yung perang pinaghirapan natin at saka gagastusin sa hindi makabuluhang bagay. Hindi ko na na-videohan sa loob during sa aming transaction kasi bawal for data privacy purposes. Kung nagka-interest ka, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na ngayon. Kung ikaw ay nanonood hanggang ngayon sa aking vlog, nagpapasalamat ako. Pindutin mo naman yung reaction or kung ikaw ay nasa aking YouTube channel, hit mo naman yung subscribe button para updated ka sa mga videos ko. Kung nandyan ka pa rin, salamat kasi isa na namang mamamayang Pilipino ang na-prank at na-certified marites. Opo, sorry na po, hindi naman talaga ako nag-housing loan. Nandito ako sa Pag-ibig para i-update yung employer ko kasi diba nag-iba na ako ng work ngayon. Pero ito totoo talaga, nagtanong naman talaga ako kung paano mag-apply sa housing loan ng Pag-ibig. Kukwento ko na lang sa inyo sa susunod na vlog. Yun lamang po, maraming salamat. Bye!